namatay dahil sa sakit, kundi sadya umanong pinatay. Yan ang ibinunyag ng isang person deprived of liberty kaugnay ng pagkamatay ng ilang high-profile inmate sa Bilibid. Kabilang daw yan ang isang convicted drug lord na sinasabing nasawi dahil sa atake sa puso kaugnay ng COVID. Ngayon lang daw siya nakapagsalita dahil sa takot. At nakatutok si John Consulta, exclusive. At bago ng matataas na kalibre ng baril, tumulak ang NBI, DID at NBI NCR papuntang Bilibid, hindi para sa operasyon, kundi para sa isang importanteng misyon. Doon sinundo nila si Rodel Tiaga, nasaksi raw sa umano'y tunay na sinapit ng ilang high-profile inmate na sinasabing namatay sa COVID sa Bilibid. Takot ako, sir. Dahil iniisip ko na yung nangyayari sa kanila, pwedeng mangyari sa akin. Nagtatrabaho bilang isang overlee si Tiaga sa tinatawag na Site Hari, lugar kung saan dinadala ang mga inmate na nagpositibo sa COVID, kasama ang convicted drug lord na si Eugene Chua. Sa death certificate ni Chua, nakasad na namatay siya noong June 2, 2020 dahil sa cardiopulmonary arrest na ang underlying cause ay COVID-19. Pero iba ang kwento ni Tiaga. Aniya, nakita niya ang totoong nangyari. Luna na ginawa lang siyang supot. Yung isa nakahawak sa tali, yung isa naman nakahawak dun sa supot. Ganon kay Eugene, hatakan silang dalawa. Sinaplob sa ulo. Opo, hanggang sa bumagsak si Eugene dun sa harap nila. Pagkatapos daw nito, siya pa ang pinaghugas ng plastic na ginamit kay Chua. Frontliner po ang nagbigay sa akin eh. Sabi niya, Del, pakihugasan mo to. Hugasan ko po dun sa public CR. Meron kasi dun tab na ano. Dun yung hugasan. Iniisip ko nga, sir, baka ito yung gamitin sa akin. Nang tanungin kung bakit ngayon lang siya naging handa na sabihin ang lahat. Alam naman natin, ang panahon nila bantag, eh talaga namang siguro kung magsasalita ka ng dalawa, isa hanggang dalawa, eh talaga namang ipanganganib ng buhay mo yun. Ngayon, sir, eh kumbaga payapa. Hinihingan namin ang reaksyon si Suspended Bureau of Corrections Director General Gerald Bantag. Magiging bahagi ang mga sinabi ni Tiaga sa ginagawang investigasyon ng NBI sa pagkamatay noon ng mga high-profile inmates. Bukod kay Chua, kasama sa mga high-profile inmate na namatay umano sa COVID sa Bilibid noong 2020 ay sina JB Sebastian, Francis Go, Willie Yang, Benjamin Marcelo, Zhang Zuli, Jimmy Kinsing Hung, Ryan Ong at Amin Boratong. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Hindi natutulog ang mga balita. Kaya para sa pinakasariwang balita, mag-subscribe kayo sa aming YouTube channel. Para sa mga kapuso abroad, pwede nyo rin kaming makasama sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.